Taong 1935, ginulantang ng picture na ito ang buong mundo. Mga kapatid, galing ito sa Cabuyao, Laguna. 56 mga bangkay daw ang mga may tama sa likod. Sila po ay mga miyembro ng grupong Sakdalista. At ang pinuno nila ay ang makatang si Benigno Ramos. Mga kapatid, ang mga Sakdalista ay isa sa mga pinakamalalakas noong panahong yon na sumisigaw ng ganap na kalayaan mula sa mga Amerikano. At mainit ang dugo nila sa taong ito, kay Manuel Quezon. Pero di magtatagal ang tinuguriang mga makabayan pagdating ng mga Hapon ay naging makapili. Anyari, mga kapatid, balikan po natin ang malungkot na kwento ni Benigno Ramos at ng mga Sakdalista dito lamang sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Magsisimula ang kwento natin sa isang mahusay na makata mula Bulacan, si Benigno Ramos. Benigno Ramos is from Bulacan, Bulacan, barrio Taliptip. Taliptip. So, kababayan niya sila, Marcelo H. Del Pilar. So, talagang makikita mo na dugong bayani or may influence. Pinanganak siya roughly February 10, 1893. At ang unang trabaho niya ay writer, taga-sulat. Sa mga pahayagan na El Ideal, Liwayway, mga magazine, El Renacimiento. So, yun po yung mga naging trabaho niya at first. Di nagtagal, may nakapansin sa mga talento ni Benigno Ramos. Yan ay walang iba kundi ang noy Senate President na si Manuel Quezon, na inappoint siya bilang Senate Clerk noong taong 1922. Pero, after 8 years, nag-away ang mga lolo mo. Ang pinagmula ng away, isang walkout sa isang eskwelahan. Amerikanong guro, bahagi ng mga, syempre, yung mga Thomasites, so, nagturo sa mga Pilipino. Medyo ano siya, racist, no? May mga comment siya sa mga Pilipino, estudyante. Tulad halimbawa na, yun, mga unggoy daw ang mga Pilipino. Kumakain daw ng mga kamote ang mga Pilipino. So because of yung mga racist na remarks, nag-walk out yung mga estudyante niya. So nung time na yon, ang side na pinili ni Benigno Ramos is yung side ng mga mag-aaral. Binalaan ni Quezon na bumalik ka. Pero ang pinili niya is sa mga posisyon, sa mga pwesto ng mga nagpo-protesta ang mag-aaral. Laban dun sa Amerikanong guro. Hunyo 28, 1930. Matapos siyang magbitiw kay Quezon, formal lang tinatag ni Ramos ang pahayagang sakdal. Hulyo 5, 1930, inilabas ang kauna-unahang edisyon ng pahayagan na nagkakahalaga ng 2 piso at 50 sentimos. Ang pangalang sakdal ay hango sa tanyag na Jacques, na liham ng manunulat na Pranses na si Emile Zola. Itagline sila, malaya, walang Panginoon kundi ang bayan. So makikita mo, sino talaga ang boss, di ba? No? So from below. So once lumabas po yung newspaper or yung pahayagan na sakdal, masigit na makikilala ng mga tao na, ay, oo, yan nga po yung aming hinihingi na sa loob ng 3 dekadang pananakop ng mga Amerikano. Galit sila kay Quezon dahil para sa kanila, hindi siya tapat sa paghingi ng kalayaan ng Pilipinas. Talo ang lasunid, Aridan. Oh, kasi di ba? Expose ang sakdal. Puro expose. At binabakbakan talaga sila Quezon. Ama, ang mga tunay na kulurong, ang mga oportunista ay sila Quezon, Osmeña, Trujas. Wala yan sa La Solidaridad. Sapagkat ang La Solidaridad, ang layunin ay maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas. Laman ito, hindi lang ang mga maanghang na panulat, kundi pati rin mga tula. At dahil mukhang natumbok ng pahayagang sakdal ang sentimento ng karamihan laban sa mga Kano at kay Quezon, di naman katakatakang kumalat ito sa Central at Southern Luzon. Ang kwento pa nga, ang isang kopya raw ay kumakalat hanggang sa 10 kamay. Pero bakit nga ba sila bad trip kay Quezon? Gwapo, kapal pa ng buhok. Sapagkat maski na sinasabing langit ang naging kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano, ang nakatikim lang ng langit, ng paraiso, ng sarap ng buhay, ay yung mga kapitalista, yung mga sendero, mga miyembro ng establishment. There was no prosperity during the American period. There was prosperity, but also collaborated with the American. Taong 1933, dahil sa laki ng impluensya ng pahayagan, tinayo ni Ramos ang Partido Sakdalista, na sumalang na rin sa politika. Genuine opposition ang asta nila. 3 isyu ang tinututukang plataforma nito.
edukasyon, ang kontrol ng US sa ating ekonomiya, at sila na rin ang original na anti-US basis movement. Walang boses ang ordinary people. Kaya parang in that sense, yung idea na walang boses ang Pilipino, sinasabi ni Benigno Ramos, bigyan natin ng boses ang mga masang Pilipino. That became very, very popular. Kasi talaga nakita na wala silang justice, wala na silang... This is before the mga court system ni Quezon. So talagang wala silang access sa courts. They were being maltreated by landlords. Tapos pati yung police, yung constabulary, talagang minamaltreat sila. So it was really, nakikita nila talagang anong klaseng sistema ito, bulok na sistema ito. Noong 1934 elections, ang daming nanalong mga kandidato ng Partido Sakdal. Nakapaghalal ang mga sakdalista ng dalawa yata na assemblyman, tatlong gobernador ng lalawigan at maraming mga alkalde. Lalong-lalo na sa mga lalawigan ng Bulacan, ng Cavite, Laguna at Tayabas. Pero kalaunan, ang sumisidhing damdamin ng grupo na uwi na sa madugong labanan. Hi, Manuel Luis Quezon. Noong 1935, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga namumuno, nagdesisyon ang mga pinuno ng Lapi-ang Sakdal na mangampanya sa mga baryo para i-boycott ang parating na plebisito para sa konstitusyon ng Commonwealth. Pero ang ungas na Governor General ay naglabas ng kautosan, bawal daw ito. Ang ending, kulong ang maraming sakdalista at binawi ang kanilang mga permit to rally. So yung breaking point actually was the Constitution of 1935 or yung magiging Commonwealth Constitution. So they were against that kasi kung tatakbo talaga yung Commonwealth government, wala silang boses na naman, yung old ruling elite will be there for all time, wala, hindi naman magbabago yung sistema ng society. Nako, nangangamoy away na to, it's armadong pakikibaka. Kaya noong hating gabi ng May 2, 1935, daang-daang mga maglulupa ang lumusob sa mga munisipyo ng Bulacan, Cavite, Rizal. Pero ang pinakamadugong tagpo ay nangyari sa probinsya ng Laguna. May 2, 1935, dito sa Cabuyao, Laguna, daang-daang mga sakdalista ang lumusob. At dito lang sa Cabuyao, nagtagumpay ang mga sakdalista. Nakuha nila ang munisipyo na nooy katapat ng simbahang ito. Pero mga kapatid, nung lumusob ang constabulary, ang ending 56, o depende kung sino paniniwalaan mo, 57 ang mga napatay na sakdalista. At sinasabi na dyan sa lugar na yan, dati may puno ng akasya, dyan daw tinambak ang mga katawan ng mga napatay. At ito na lang ang tanda, no, nagsisilbing alaala ng malagim na pangyayaring yon. Tinuro pa nga ng Cabuyao historian na si Benedict Librojo kung saan ang mga tama ng mga bala sa simbahang ito. It's shocking kasi nga 56 bodies were dead after when the smoke of the battle cleared. Yun ang term na ginagamit nila. 56 bodies were dead. Ipinail dyan parang to scare pa people. Takutin na, oh, kita nyo ang nangyayari sa mga rebelde na lalaban sa pamahalaan. Pero etong pangyayari, gumimbal sa mundo. Very bloody ito. Parang na-shock yung buong bansa, na-shock yung US, na-shock yung buong mundo actually. Parang ganun. And yung siguro na-displace ito, na-overshadow ito ng anong nangyari ng gera. What made it more controversial, of course, was yung response ng government sa kanila. They used force. Imbes na mag-negotiate o mag-usap, what's wrong with this, bakit nang... dinala nila yung constabulary at dinala nila yung police. Instead of asking questions, nagbarilan sila. At ang nanguna ng pag-aaklas dito sa Cabuyao, Laguna, ay ang nag-iisang babaeng leader ng sakdalista, yung tinatawag nilang generala, si Salud Algabre. Salud Algabre, na maganda din pang pelikula yung ano niya, kasi beauty queen, maganda, kasi matangkad siya, maputi. Dahil peasant siya, nakakatuto, nakakaintindi kasi nag-aral naman siya sa Manila. Kaya ang tawag sa kanya, Salud General Algabre. Para sa apo ni Salud Algabre na si Etoy Castro, sobra raw ang malasakit ng kanyang lola Salud para sa mga magsasaka. Dati ang membership ng Lapi ang Sakdalista ay limitado lamang sa mga kalalakihan, pero si Lola Salud ang tanging babaeng miyembro ng Lapi ang Sakdalista. Bumibili siya ng maraming dyaryong sakdal
sarili niyang pera, ang layunin niya ipamigay sa mga taga-Kabuyaw, ano? So, ganyan na lang yung kanyang dedication tungkol sa kilusang ito. Tapos, naglilibot siya sa lugar ng Kabuyaw para magkumbinsi sa mga tao na sumapi sa kilusan. Nabawasan di umano mang miyembro ng sakdalista pagkatapos ng masaker dahil na rin sa takot. Ba, makikita mong, uy, pagkasabi ka pala ng sakdalista, ganyan ang mangyayari sa'yo. Kaya they suffered a decline in membership. Papatayin ka. Kawawa sila. Kawawa talaga. Ito pang isang chismis. Wala raw kaalam-alam sila Binigno Ramos sa pag-aaklas. At ang chismis pang isa, baka na raw dyan ni Quezon. Kasi pag tinignan mo, sino ang makikinabang? So, nung nagkaroon ng uprising, na ano ang tao, bumoto ang tao for Tidings McDuffie. Kaya ang sumusulong po, ang nagsusulong ng Tidings McDuffie is Manuel Quezon. In fact, nasa Japan daw noon si Binigno Ramos na humihingi ng tulong mula sa mga Hapon. At nung humina ng suporta ng sakdalista, lalo na sa mga rural areas, tinatag ni Ramos ang partidong ganap. There was this ganap party which also ran for the elections in 1940 and then recognized ito. So it was pro-Japanese. So nung dumating mga Hapon dito, yung mga former sakdals at yung ganaps, sila yung nag-collaborate with the Japanese. Sila yung nag-fire ng fireworks, yung sinasabi dito yung mga Amerikano, mga ganun. Sila yung mga espionage agents. So very openly pro-Japanese kagad sila. And hindi sila na-organize because I think the Japanese, of course, di ba, bumalik si Binigno Ramos, no? Just before the war, he was sent back here, pero na-impreso siya, dinala siya sa Munting Lupa. So when the Japanese came, ni-release siya. So he was really trying to get into the avenues of power, yung corridors of power, kung sabihin natin. But the Japanese chose the old elite. No? Si Laurel, si Vargas, si Sison. These were old political families. So parang na-shut out siya. And he was offering them, look, meron na tayong handang hukbo sana, yung sakdals, lalaban sila para sa inyo. Ano nga yung kasabihan? My enemy's enemy is my friend. Ayun, at pumutok na nga ang World War II. Sa kainitan ng digmaan ay tinatag ni Ramos ang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o ang makapili. Sa popular na kultura, ang makapili ay laging pinapakitang nakasuot ng bayong sa ulo habang nagtuturo ng mga gerilya. Pero mali raw ito, sabi ni Dr. Jose. Mali yun, kasi officially makapili 1944 lang talaga. And the Japanese created this para maging parang additional forces for the Japanese army. So binigyan sila ng armas, and dinala sila sa bundok, ginawa silang mga guards, mga kafbu. Exactly the same thing, no? Yung same concept, binabayaran sila, pero hindi sila officially part of the army. So, so silang naghahakot ng mga supplies to the mountains, mga guardia sila. So it was an informal army. Maganda man ang naging layunin nila Ramos at na makapili, negatibo pa rin ang pagkakaguhit nito sa ating kamalayang pangkasaysayan. Pero, tanong ko lang, bakit hindi ganun kakilala ang mga sakdalista at si Binigno Ramos sa kasaysayan natin? Para kina Binigno Ramos, dakila ang layunin ng tinatag nilang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o makapili. Pero hindi maitatanggi na ang tingin sa kanila sa kasaysayan ay mga traidor, mga nakipagtulungan sa mga Hapon at nagmulupit sa kababayan. Even after the war, sumuko ng Hapon, galit na galit pa yung mga Pilipino sa makapili because the Japanese, they could understand mga Hapon ito, pinatay yung mga kaibigan namin. Pangkalahatan, sila ay taksil sa mga Pilipino at they supported the Japanese. Nakaramihan ng mga sakdalista naging makapili. Even today, pag sinabi mong makapili, is parang traidor. Sinasabi mong, oh, traidor, parang makabebe. No? Yung ganun, parang, sinungalin ka, wala, cannot be trusted. Pero kasi sa pananaw nila Ramos, di hamak na mas okay naman ang mga Hapon kesa sa mga kano. Nung pumutok ang digmaang Pilipino-Amerikano, tanging ang bansang Hapon lang ang tumulong sa atin, nagbigay ng material na tulong. Nagpadala yan ng mahigit sa 100 mga sundalo't opisyal na Hapones at mga material na mga armas.
yung problema sa kanila is nag-side sila sa mga Hapon, kumangkis sila sa mga Hapon. And because of that, na-stain yung pangalan na to the point that even today, it is stained, still stained. So, it's stained in the point, from the point of view kasi na the Americans were the good guys. Yes. Kung mayroong mga traitor, yung mga nag-collaborate sa Amerika. Sapagkat, kailanman si Benigno hindi nag-collaborate sa mga sa Amerika. Kung siya man ay nagsilbi sa pamahalaan dito sa Pilipinas, ay dala yun ang kanyang pangangailangan na may taguyod ang kanyang kilusan. Traitor ba si Benigno Ramos? Sa akin, hindi. Sapagkat, kailangan tandaan mo ang mga sinulat niya. Kung merong traitor si Quezon. Kung totoong ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi, eh, isipin natin kunyari na natalo ang mga Kano at ang nanalo ay mga Hapon. Eh di ang collaborator ay sila Quezon, sila Osmeña, at sila Rojas. Hindi ba? Napaka-controversial itong sila Benigno Ramos at ng mga sakdalista. Pero teka nga muna, may mga nakakaalala pa ba kung ano o sino ang mga sakdalista? Sakdalista? Hindi ko alam yan. Sakdalista eh, ngayon ko na narinig dito yun eh. Eh, yung mga kriminal. Sino ba yan? OFW? Tanong ko lang, bakit hindi ganun kakilala ang mga sakdalista at si Benigno Ramos sa kasaysayan natin? Kanyari, sakdal, for example. Hindi nabibigyan ng pansin kasi ito po ay kasaysayan ng mga tao na nasa ibaba, nasa ilalim ng ating lupunan. Na alam naman po natin sa interpretation po ng kasaysayan, ang kasaysayan po ay account ng mga sikat, kilalang tao. So ganyan po yung disiplina ng very tradition. Teka nga muna, ano na nga ba ang nangyari kay Benigno Ramos? It's not really clear kung anong nangyari sa kanya because they say he went to the mountains with the Makapili. Sinasabi ng iba, inambush siya ng mga gerilla. Sinasabi ng iba naman na pati mga Hapon na wala ng trust sa kanya, kaya pinatay siya. So, there is, I don't know, it's never been conclusively proven. Lamang, ang malungkot nga ay natalo ang Hapon, natalo sila, napatay siya, napabagsak ang eroplanong sinasakyan niya. Pero, kung misteryo ang pagkamatay ni Benigno Ramos, ang pagpapahalaga natin para sa mga nagawa niya sa bayan, dapat hindi. I think we should appreciate him for what he actually did. I think before the war, maganda yung record niya. And what he's saying there is still very relevant. Walang nagbago. So kailangan basahin natin. And talagang he had a way of writing. No, so talagang he caught the problems head on. So if we look at him as a writer, as a leader, a mass-based leader, I think that memory should be kept alive. Siguro pwede natin makita doon sa objective na lang, no, na isang Pilipinas na talagang ganap na malaya. Diba sinasabi ng iba na ang himagsikan ng 1896 ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. Dapat nga natin silang tingnan as mga taong nagsilbi at naglingkod sa bayan. Mm-hmm. Yung sabi ko, we have to rectify, we have to correct the errors of the past. Na mm-hmm. sila ay nireduce sila, sinabi silang mga rebelde at mga walang kakwenta-kwentang tao. Pero bakit mo sasabihin walang kwentang tao ang isang taong lumaban para sa bayan? Ang sakdal ay isa sa mga kilusa, mga masasabi mong popular movement na umusbong dahil nagpapakita ng kanser sa ating lipunan na hindi nabigyan ng solusyon ng lahat ng mga nagdaang administrasyon mula noon hanggang ngayon. Hindi mo maalis na laging may susulpot na kilusan at may susulpot na isang tao na talagang nagmamahal sa bayan. Milyonaryo ka man, hari, kung ang bayan mo'y alipin, alipin ka rin. Sinasabi nila na wala naman daw talagang pag-aaklas ang ganap na pumapalpak. Lahat daw na rebolusyon ay isang hakbang papunta sa tamang direksyon at patuloy na nanganganak hanggat meron pa rin hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Mga kapatid, nakikita pa rin natin ang diwa ng mga sakdalisa tuwing nagkakaroon ng mga rally ang mga maglulupa at mga hirap. Tuwing nagkakaroon ng mga protesta laban sa imperialisang mga dayuhan. Dahil mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang history. Magandang gabi po. Ako po si Lord De Vera. Mabuhay ang kasaysayan.